Ako si Mina, isa akong saksi sa isang karumal-dumal na krimen. September 28, 2011 noon, nang magsimula ang mga sunod-sunod na hindi may paliwanag at nakakagigimbal na pangyayari na hindi ko makakalimutan. Nagmamadali ako umuwi galing sa aming opisina sa Quezon Avenue. Kailangan ko kasing mag-overtime at tapusin ang iba ko pang naiwan na trabaho sa opisina. Inabot tuloy ako ng gabi. Bago ka makapunta sa main road kung saan pwede kang makapara. Nang sasakyan ay dadaan ka muna sa liblib ng lugar. Kadalasan nga ay may itinalagang bantay ang ibang opisina dito upang panatilihin. Ligtas ang kanilang mga empleyado. Ngunit, noong mga sandaling iyon ay parang hindi ko makita ang mga bantay. Lalo tuloy akong kinabahat. Noong isang buwan lang kasi ay inaitakbo ang kasamahan ko sa trabaho sa ospital matapos may magtangkang magnakaw sa kanyang bag at nanlaban siya. Nasaksak tuloy siya sa likuran dahil sa pagpupumilit niyang mabawi ang bag. Ang daan matapos mong lumiko ay sadyang madilim na. Dati naman ay may mga poste ng ilaw sa paligid pero laging may sumisira noon. Hindi mo tuloy maiwasan nang hindi mag-isip ng masama sa tuwing lalakad ka sa daan na iyon. Makakahinga ka lang lamang ng maluwag matapos mong lagpasan ng Metrobank at ang isang kilalang pizza store. Kailangan pero habang wala ka pa roon, kailangan mong manantiling alerto at baka may bigla na lang humatak sa iyo. Maya-maya ay may narinig akong parang nag-aaway sa hindi kalayuan. Dire-diretso sana ako nang nakita kong may isang malaking lalaki na pilit hinahatak ang isang babae. Nagtago ako sa mga nakatanim na halaman sa gilid. Alam kong kailangan niya ng tulong ng mga oras na yon. Pero ano namang maitutulong ng isang patpating na kagaya ko? Tatawag sana ako gamit ang phone. Pero natatakot ako na baka mag-ingay pa iyon at marinig ako ng lalaki. Nagdasal na lamang ako na sana ay may taong dumaan sa mga oras na iyon. Kasama ang palad ay mukhang walang ibang tao na dadaan doon. Kitang-kita ko kung paano sasakalin ng lalaking yun gamit ang kanyang necktie na nakapalupot sa leeg nito gamit lamang ang isang kamay. Habang sinasakal siya nito ay gininitan niya ang leeg at sumirit ang dugo nito. Tila tuwang-tuwa ang lalaking yun nang makita na parang naging fountain ng pagsirit ng dugo. Kailangan ko hawakan ng aking bibig sa takot at baka bigla na lamang akong tumigaw. Pinagmasdan pa sa ng lalaki hanggang sa matapos ang paghihirap ng kawawang biktima. Para ba siyang nanood ng isang magandang pelikula? Nakapaling ang mga mata ng biktima sa akin ng mga panahon yun. Pabang nakita ko ng biktima bago siya malagutan ng hininga. Matapos nun ay hinatak ng lalaki ang walang malay. Nang katawan ng babae, isinilid niya iyon sa body bag na tila naghahandaan na niya at nilagay sa trunk ng kotse. Kinuha niya ang tubig na nakalagay sa isang 4 na galon na mineral water at binuhusan niya ang dugo na kumalat sa daan. Maya-maya pa ipinandar na niya ang sasakyan. Halos hindi ako humihinga nang madaanan niya ang lugar na pinagtataguan ko. Namumukhaan ko siya, empleyado rin siya sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. Hindi ako maaaring magkamali. Nakasabay ko na siya ng ilang beses sa elevator. Matagal-tagal bago ako nakatayo. Nanginginig pa rin ako ng
Nagsimula akong maglakad, parabang bumabaon sa putikan ng mga paa ko. Pagdaan ko sa pinangyarihan ng krimen, ay nagmadali ako lumakad. Di ko na yata namalayan na lumagpas ako sa metrobank at sa sobrang pagmamadali. Hindi ko alam kung didiretso ako sa presinto at hihingi ng tulong. Pero nag-aalala ako na kapag nagsumbong ako ay magaya ako sa sinapit ng babaeng iyon na pagdesisyonan kong umuwi na lamang at magpahinga at pagkalmado na ako at saka na lamang ako magpapasya. Pagdating ko sa bahay ay hindi ako nakakain sa sobrang balisa. Ang itsura ng mukha ng babae yun nang habang nakatingin sa akin ay hindi ko matanggal sa aking isipan. Gusto ko sanang tumawag sa aking magulang at makitulog sa kanilang pansamantala. Pero hindi ko nagkinawa. Gabi na rin. Kasi at ayaw ko pa silang mag-alala. Halos hindi ako nakatulog ng gabing yun. Maiiklip ako panandalian, ngunit ang simpleng kalusigos ay nagpapakaba sa akin. Para akong abnormal na takot kahit man lang sa simple ihip ng hangin. Sandali pa ay biglang tumunog ang aking cellphone. Madaling araw na, kaya hindi ko alam kung sino ba ang tatawag na yun. Isang unknown number ang tumatawag. Madalas kapag ganito ang nagre-register ng numero ay tiyak na number ito sa isang opisina. Anong opisina naman kaya ang bukas sa ganitong oras? Kayo ko sanang sagutin. Iyon dahil baka nanluloko lang pero sa huli ay inagot ko pa rin. Hello? Sino to? Tanong ko sa kabilang linya.